So, ayan na nga, may umiksena pang pusa. Ano, ang kulit-kulit niya. Ayun, no? Kita pa yung buntot na maliit. Hoy, anong gawa mo dyan? Nagbablog ang miaw-mi. Hoy. Very good ang alisin, ha? Ay, bad naman. Ay! Ba't hindi ka alis dyan? Eh, magbablog ang miaw-mi. Hi guys! Welcome or welcome back to my channel. For today's video, nagtataka ba kayo kung bakit may gato sa tabi ko? Mga dishwashing liquid to guys. So, itong Wise Cleaner, pinadalhan tayo ng dishwashing liquid and ng hand soap. So, ito yung hand soap. Hindi ko pa siya nagagalaw. And ito yung dishwashing liquid. Natimpla ko na siya. Kasi kaya hindi ko pa ito ginagalaw. Wala akong lalagyan like itong mga bote na ganito. Padala sila nung dalawang ganito. 1 liter to. And ito, dalawa rin. Hindi ko alam pa ng size lit na ito. Pero ganyan siya. It's root beer. And yung mga luma namin, dishwashing liquid, lagayan nila yan. And guys, hindi lang yan yung nagawa ko. Kasi, meron pa. Ito. Ah! Ayan. Kung nilagay ko siya sa absolute na galon. Kung siguro ang tanong nyo, mahirap bang gumawa ng dishwashing liquid? Meron bang guide? Saan nabibili? Magkano ba ang dishwashing liquid? Ilan ba ang magagawa sa isang DIY kit na ganito? And ano-ano ang mga laman nito? So guys, ipapakita ko sa inyo yung step by step kung paano ko siya ginawa. Oo nga pala, ito yung kanilang DIY kit guide. So meron ditong, ito, proseso sa paggawa ng premium dishwashing liquid. And itong kabila naman, proseso sa paggawa ng liquid hand soap. So kasama to sa kit nila. And ito, meron din silang pre-sponge kung bibili kayo ng kanilang DIY kit. So ayun guys, panoorin na natin kung paano ko siya ginawa, ang step by step. And I'm sure na magugustuhan din to ng mga mommies out there na gustong mag-business or kahit sino na gustong mag-business ng dishwashing liquid. And kung interesado kayo kung paano mag-business and kung paano gumawa ng dishwashing liquid at home, please keep on watching. Ito yung kanilang DIY kit guide kung saan dyan nakasulat yung proseso sa paggawa ng premium dishwashing liquid tsaka ng liquid hand soap nila. Steps by step yan, so gagawin natin mamaya. And then nagpada sila ng sponge, ng 4 na bote kung saan natin ilalagay yung magagawa natin. Tapos itong color red na to, yan yung kanilang liquid hand soap. Yung green naman, yun yung kanilang dishwashing liquid. So, mag-start muna tayo sa kanilang dishwashing liquid. So, hindi kayo malilito sa mga ingredients nila kasi bawat pack, merong mga nakalagay. Halimbawa niyan, salt, degreaser, antibac. So, lahat yan may label. So, di ba lahat naman gusto natin may label tayo kahit saan. Charot. So, ayun. Papakita ko na sa inyo kung paano ko siya gagawin. So, number 1, nakalagay dito, lagyan ng 12 to 13 liters na tubig ang timba. So, ginamit ko tong boteng pinadala nila kasi 1 liter naman to para sure na sure ako dun sa sukat na malalagay ko. Kasi, kapag sobra ang nilagay nyo, magiging malabnaw yung magagawa nyo. Kapag kulang naman, magiging malabnaw din. So, dapat saktong-saktong 13 liters yung ilalagay natin. After maglagay ng 13 liters na tubig sa timba, ihalo ang sless gel, haluin mabuti hanggang matunaw. Paalala, matagal matunaw ang sless gel, eh kasi mukha lang yan liquid, pero pag naihalo na yan sa tubig, nagiging gel na talaga siya na parang bola, or talagang namumuumuo na siya. So, kailangan haluin mabuti, and guys, nakakangalay talaga to ha, kasi ako 30 minutes ko tong hinalo-halo. Nakikipagpalitan pa ako dito sa kasama ko, kasi nakakangalay nga naman siya. Isa pa, wala kaming mahabang sandok, so ginamit namin ito sandok naming maliit. So ayun, inaabot yung kamay ko, pero mas better siguro kung meron kayong panghalo na mahaba talaga. And then ayan guys, yung sandok namin, tapos tignan nyo guys, magiging buo-buo na siya after ko siyang hinalo. So ayun, diba, sobrang kumapal talaga siya and namuo siya, kaya yung paghalo mo bumibigat and matutunaw lang talaga siya kapag naiikot siya sa tubig. So talagang nakakangalay siya kasi 30 minutes kang magagaganyan eh. Pero guys, sobrang nag-enjoy ako habang gumagawa ko nito and sobrang excited ko kasi sabi ko, hala, parang ang dami nating magagawa, diba? Sobrang nakakatuwa to.
Ayan, tignan nyo, nagmukha siyang yelo. Ang kapal na niya, and nababawasan talaga siya kapag nilalagyan siya ng tubig. So, ayan, fiancé ko na yung naghahalo niyan. Tignan nyo yung position niyan. Kung wala ka nang... Nalay din siya eh. Pero sobrang nakakatuwa talaga maghalo. Ayan, natunaw na talaga siya. And then, step number 2, ihalo ang AOS at Sedea. Haluin mabuti. So, ayan yon. After mong mahalo yung step number 2, step number 3, ibuhos naman ang degreaser na 1 and 2 and haluin mabuti. After mong matapos yung step number 3, isunod namang ibuhos ang EDTA, antibac, preservative, glycerin, scent at colorant. And then haluin ulit ng mabuti. So, ito yung colorant, kulay green yan, and tignan nyo yung itsura niya kapag naibuhos na siya. So, ganito na yung itsura niya, ayan. So, ang gagawin natin dyan, dahan-dahan lang natin yung haluin hanggang sa matunaw lahat ng mga nilagay nating colorant and scent o kung ano man yung nilagay natin sa step number 4. Step number 5, dahan-dahang ibuhos ang salt at siguraduhin haluin ito ng mabagal at isang direction lamang hanggang sa matunaw lahat ng salt. So makakaramdam kayo dito ng pagbigat ng mixture nyo kasi nga gaya ng sabi ko, magiging dishwashing liquid na siya and lahat naman ng dishwashing liquid para siyang malapot na texture, diba? So kaya bumibigat na yung paghahalo natin dito. So dahan-dahan lang, mukha lang mabilis yung paghalo ko dyan kasi naka fast forward na tong video na to, but then dahan-dahan lang para mahalo natin lahat at walang maging buo-buong part. So ayan na siya, malapot na siya, and tignan nyo, wow, diba na-amaze ako nung naging ganyan na yung itsura niya kasi sabi ko, ang galing naman, ganito lang pala kadali gumawa ng dishwashing liquid. So, ayan, number 6 na tayo, step number 6, pag siguradong tunaw na ang lahat ng salt at malapot na ang mixture, takpan na ang timba at ipahinga ng 24 hours upang mawala ang mga bula. So, ako, nilagyan ko lang siya ng damit, yun yung pinantakip ko para hindi siya madumihan. So, ayan na siya. Diba? Mukha lang madilim kasi walang ring light. So, ayan, hindi siya masyadong kita. Pero sobrang lapot na niyan. And, pag after ng 24 hours at wala nang bula ang mga mixture, maaari nang isalin sa mga bote. Diba, ang lapot niya, nakakatuwa lang. Ang sarap mag-business ng ganito and napakamura lang nung magiging puhunan mo. So, eto, gumamit ako ng imbudo. And then, buksan ko na yan, yung bote. So ayan, tuwan-tuwa pa akong magsasalin-salin ng mga dishwashing liquid yan. Guys, after 24 hours ko na yung sinalin ha, kinagabihan nung paggawa ko yan, tsaka ko lang sinalin nung wala na mga bula. And ayan, kumuha lang ako ng tabo, and then nagsalin ako sa tabo para hindi masyadong messy yung magiging table natin. So ayan, ganyan yung itsura niya. Diba ang saya-saya magsalin ng magsalin sa mga bote. Sayang wala na kaming bote. And sana nagawa ko pa yung hand soap dito. So maybe next time gagawin ko rin siya and ipapakita ko rin naman sa inyo kung paano ko yung ginawa. So ayan na nga, may umiksena na pampusa. Ano, ang kulit-kulit niya. Ayun no. Kita pa yung buntot na maliit. Nga guys, diba? Nakita nyo naman kung paano ko siya ginawa. Sobrang nakakangalay lang maghalo ng salt kapag nilagay mo na siya kasi
syempre dapat mahina lang, mabagal, para halong-halo talaga siya hanggang ilalim. And then, kung napansin nyo, yung gamit ko, sandok lang na maliit, kaya umaabot siya sa kamay ko talaga kapag hinahalo ko na siya. Una nga, akala ko hindi siya mapaperfect kasi nakalagay naman dun sa kanilang ilang guide na lagyan ng 12 to 13 liters. So, ang nilagay ko, 13 liters, nung una, 12 lang nilagay ko. Pero dinagdagan ko siya, sabi ko, dagdagan ko na kaya kasi baka naman sakto lang yung 13 liters, diba? So, after ko siyang mahalo lahat, tinakpan ko na siya kasi yun yung nakalagay doon sa guide, tatakpan mo siya, and then, we wait ka ng 24 hours para mawala yung mga bula-bula na nabuo habang hinahalo mo siya. So, kung ako tatanungin nyo, kung sulit ba tong Wise Cleaner, so, mag-upisa muna tayo doon sa kanilang, doon sa amoy. So, yung amoy na itong dishwashing liquid na to, alam niyo yung mga nabibili sa mga palengke na dishwashing liquid, same na same sila ng amoy. As in, same na same sila ng amoy. Wala silang pagkakaiba. Kaya sabi ko dito sa kasama ko na, uy, ang perfect na itong pang-business talaga ah. Kasi tignan mo, ang dami kong nagawa, bukod dito, meron pa din sa Absolute na pinakita ko sa inyo kanina, and hirapan lang talaga akong buhatin siya kasi mabigat. And guys, kung tatanungin niyo ako kung magkano itong kanilang dishwashing liquid, ito ay premium dishwashing liquid, siya ay nagkakalaga ng 260 pesos. Kung makakagawa na kayo doon ng 14 to 15 liters, di ba? Sulit na sulit siya. So, lumalabas na 17 pesos yung isa. So, itong liquid hand soap, nagkakahalaga to ng 280 pesos, mas mahal siya ng 20 pesos kumpara sa dishwashing liquid nila. And ang magagawa mo lang dito ay 13 to 14 liters. Yung dishwashing liquid naman nila, 14 to 15 liters. So, mas marami yon pero mas mura. Ito, mas mahal, pero mas onti ka nang magagawa. Kasi hand soap to. Diba? So, yun yung pagkakaiba nila. Sabi din ng Wise Cleaner, magtatagal yung kanilang product ng 2 years, depende sa pagtatago mo, or wag lang madadirect sa sunlight. So, guys, ako, magpiprint ako ng aking logo para ididikit ko dito yung sarili ko ng brand, tapos ipapabenta ko siya sa mama ko. So, ganun, pang-business na talaga to kung tatawagin. Kasi ang bongga niya, and talagang malaki yung tutubuin mo kapag benenta mo na to. So, yun, ang kulang lang namin, mga bote na ganito, mga plastic bottle, para mas mailagay na namin siya. Buti na lang, meron kami nung mga lagay ng soft drinks na naipon dyan. Kasi nga, ibibigay na sana namin sa kumukuha ng mga bakal bote. And then, may Shopee account, itong Wise Cleaner, pwede kayong bumili ng DIY kit nila doon na 260 and 280 pesos. So, ilalagay ko rin sa description box yung kanilang link kung saan kayo pwedeng umorder. And then, i-follow nyo din sila sa kanilang Facebook page, Instagram account, para mas updated kayo pag meron pa silang mga bagong product. Alam ko kasi marami pa silang mga product. So, ito lang yung pinadala sa atin. And sobrang, sobrang thank you talaga, Wise Cleaner, sa pagpapadala nito kasi hindi na talaga siyang e-business. So, diba? Sulit na sulit. And sa ano kasi, yung nasa Absolute, gagamit na namin siya dito sa paghuhugas ng plato. Bongga niya kasi sobrang mabula, mabango, and hindi siya yung, alam mo yung, dadamihan mo pa yung lagay para lang bumula. Hindi. Talagang kahit konti lang ilagay mo, bumubula na agad-agad siya. Business naman, why not, diba? And kailangan lang na, ako kasi ang ginamit ko, kumuha ko ng tabo, tapos tinakal ko ng baso, tsaka ko siya sinalin gamit yung imbudo, mas malinis yung lugar and hindi magkalat. So, nasa pag-iingatin niya ako paano gagawin yung DIY premium dishwashing liquid. Bigyan ko kayo ng code, voucher code, para pwede niyong gamitin sa pagbili nito sa Shopee account nila. So, ilalagay ko dito yung code. Yan, share nyo natin ito sa mga friends nyo na gustong mag-start ng business, tapos mura lang yung puhunan. Pero malaki yung income, di ba? So, try nyo na siya, guys. And talagang sulit na sulit siya kung tutuusin. Kung mag-business ka ng ganito, di ba? Why not? Kasi mahal to sa mga palengke. So, pwede mo siyang ibenta ng mas mura para mas bilahan ka ng mga tao. So, that's it, guys. I hope na nag-enjoy kayo and natuto kayo kung paano gumawa ng DIY premium dishwashing liquid. And yung hand soap, ilalagay ko na rin siya sa Instagram account ko kapag ka nagawa ko na rin siya. So, that's it for today. Thank you so much, Wise Cleaner, for sending this sobrang bango and mabulat na mga dishwashing liquid. So, that's it, guys. Guys, follow nyo sila sa kanilang mga social media account for more updates. Bye! See you on the next vlog!